guys, good morning po sa ating lahat. Eh, mag-aujahel tayo. Yan, dadalawin natin yung pamilya ni Nanay Yulis. Yan nga po, nagkita-kita na sila. Yan, maaga kami umuwi kahapon. Kami ni Jera Habi. So, para magbigyan po natin ng privacy yung pamilya nga nila. So, para makabuelo din si Nanay Yulis. Para mapalapit sa kanya yung loob ng mga bata. So ngayon guys, babalikan natin sila. Mag-aujahel muna tayo. Oregon honey. Yan, salamat po sa ating sponsors, Anonymous po from Barcelona, Spain. Maraming salamat po sa pagpapadala po ng tulong sa mga bata. Ayan, binila po namin ang grocery. Ayan, thank you. Hey guys, so excited nga po kung malaman ko na yung experience ni Nanay Yuli sa kanyang mga anak sa matagal-tagal na panahon na hindi sila nakikita. So ito, tatanungin natin siya kung ano yung experience niya. So, ayan kaya, ito, bumili kami guys ng mga dadali namin doon. So, tara! Ayan na guys, excited na nga po akong malaman kung ano yung experience ni Nanay Yuli. O, ala! Ang bata ito ah. Tuloy tayo sa inyo. Ano na? Kumusta? Kumusta? Bumaba na ka mo? Kaka? Kaka? Bit-bit? Tawat mo daw. Kaya? Hindi na nakakay. Ha? Ano na? Ayun. Ayun pala. Please. God bless. Yan. Very good. And go! 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 Abos! Please, please! Katay! Please, say! Please, please! Ha? Please muna! Then, please! Wow! Ikaw nang bubuhat! Oh, thank you! Please, goodbye! Bless, 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 bless! Oh, ayan, God bless ha. Abos kang. Wow, good morning na. Ate Yuli. Alam na ito. Ha? Ay, mga. Oo, nakagagi. Pasawin na lang po nitong ano. Dala po namin ulam. Salamat po. Nagbumudil po sila? Yung ani po. Wow, galing na mga bata. Ha? Kinararigos ko na sila. Ito na, may dalhin po kaming ano, may dalhin po kaming grocery. Yan, ikaw na pong bahala sa mga anak nyo. Ay, may kape. Saka dilata po yan. Biskuit. Sabon. Salamat. Ayo, almusal po. Ay, salamat. Yan lang po yung aking. Ang linis nyo na. Ang linis na medyo nila. Wala ka na may damit. Kumain na po sila. Nagbakal na ako sa bagong tinapos, nagbakal naman ako ngayon. Ah, okay. Oh, dua. Oh, dua lang. Hello, Sir Larry. Bakit ganito para sa paman? At yan naman. Ay, isa ka. Ano? Kailangan po talaga nito ng ano, mag-aalaga. Sa urunin, labang ko nung i-arano ko. Buti po. Hindi sila umalis ngayon, no? Dahil. Ako sa ang pipaprahiling, pipaprabang tayo sa Larry. Sabi sa po. Uy, tagal po. Alika na ako nito. Hinahalikan po kayo? Oo, sabi sa akin. Ito mo siya. Mama talaga kita. Say ko, oo. Mama mo ako. Eh, Nel. Pakiss niya ako. Nel, mama. Kiss mo, mama. Hindi niya sa kong halika. Kiss mo, mama. Halika na. Sumanggay. Oo, kagabi to. Saan ka naman ngayon? Nakaupo ako. Diyan. Inaalisan ko si Jimboy niya. Koko.
Siya ayaw niya, yung isa, ang haba yan, ayaw niya yak mamaya, mapapaamo ko to. Kasi tinan mo yung doon. Hindi, madaling paamuhin si Jimboy. Si Jimboy, wala na malikig, ililinis na yung ano niya. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Magtiyaga ka, kasi amo lang. Amo lang, huwag mo lang. Kagabi na, kumusta po yung experience nung magkakatabi po kayo matulog? Magkakatabi po kami, hindi lang si Jimboy. Hindi siya natutulog, binabantayan niya ako. Hanggang magdamag, hindi yan natutulog. Naka, ano lang, naka... Kasi dito ako natulog, sila dyan, and ako naglatag lang ako dito. Tapos pinabilo ko talagang masarap yung... Gaan nila, ano... Natulinisan, dito lang, dito ako natulog. Tingnan ko lang, boy, matulog ka naman, huwag mo na akong mabantayan. Binabantayan po ka. Baka... Hindi yan natulog. Na lang siya, nai. Baka, ano lang, ano bang tayo tawag dito? Siguro, sa usabot, si... Kaya kasi tinatanong niya kay Inez, sino ang babae na yan? Mama mo yan, ngayon naman nga. Ito nagpapala sa akin. Sino to? Sabi niya pa dito, mama mo yan. Sabi, itong babae na to, inaano yung ano ko. Sabi, nagpaano mo siya, inaamo-amo ko, sinipinuan ko. Nagpaligo naman, tuwang-tuwa sila. Oh, galing medyo nila. Sinipinuan ko. Tapos, ayan. Baka hindi lang sila, siya pa, hindi pa lang siya makapaniwala. Oh. Ayun na yung mama niya. Ito, pag may tao, yung babae niya. Mama? Mama? Pwede? Mama? Mama? Yakap mo, mama? Kugos, mama? Kugos, man? Mama, kugos, man? Kanina ka pa hinihintay niyan. Ano po? Ano pala yung sa'yo, hinahanapan niyan? Mama po, lagi po. Ano po sa akin? Parang sabik na sabik lagi sa akin. Ano siya? Ikaw talaga mama? Na... Mama? Yakap mo, mama. Kugos. Kugos. Ayun. Hindi lang. Ano sila silagaan? Marunong naman sila nakaintindi. Pagalitan. Ano. Hindi na sila umaalis. Talagang ano sila, ano na sila sa akin. Ayaw, sabi ko, huwag kayong pupunta dyan. Dito lang. Nakikinig naman. Nakikinig sa akin yan. Kaya nga nakatawa, sabi ko, huwag lang papagalitan na ano. Kasi ganito ako sa kanila noon eh. Pag papaliguan ko, yan, lilinisan. Kami din talaga, yung pasensya namin, napakahaba talaga. Kasi talagang kailangan nating intindihin. Kasi nga, diba, bilang, ano, kulang sila sa pag-iisip. Dapat talaga may nag-aalaga sa kanila. Para hindi dyan pupunta sa kalsada. Talaga may hinaan mga ano talaga ng tatlo kong anak. So, paano na kaawa. Kailan po kayo uuwi? Sabi ko nga, dito muna ako kasi nakakaawa naman na ganituin mo muna. Para maano sa akin. Kasi parang umiiyak sila na ako nga na konsensya na yung parang babalik ako doon na ano na ganito. Kasi iwan mo na naman na sila. Ganyan. No? Parang hindi ko na kaya na ganun. Ako lang ang binabantayan nila na itong tingin ng tingin. Titingnan talaga nila akong maigi. Tapos, hindi nila ako tinatawag mama. Sasabihin, pwede mag-case. Halik-halik siya. Ako eh, say ko, mama. Nel, kiss mo mama, Nel. Kiss mo na mama. Tapos pag madulog, mapupuntan ako, kiss. Pigado ko, kung pwede na magalit. Kaya pabilo ko siyang halik. Nel, kiss mo mama. Bo. Abo. Bo. Hindi lang ito, ano pa sa akin. Pwede nga niya. Pwede, o pwede. Hindi lang, hindi si, uning anak ko. Ito, pag may mga tao, sino yan? Sabihin sa tao, sino yan? Sino da ako? Saka ako yung mama mo. Tapos, pag pupuntaan ko, nagpapayakap na ako. Siguro na ay natayo ulit, kailangan mo na siguro, no? Kailangan mo lang ipaliwanag sa kanila, paunti-unti. So, paano po yan? Di po pwedeng may asawa po kayo dun sa Kalabanga, may anak kayo dun. Di lang pwedeng iwanan mo sila dun. Alaga mo yung anak mo dito. Hindi lang pwedeng dalhin mo sila dun. Hindi pwede sila, yung binaba dun. Nakita mo naman ito. Ah, kaya pala ganun yung ano? Ay, kaya nga, ayaw may dumagpabahay kasi bahala namin yung sarili. Pag kaunting ulan lang maghapon, baha na doon? Ang baha doon. Naglilipat kami sa WIS. Kaya pala ganun yung ito. Ay, talaga maputik doon eh. Sinamang alipong ako, oh. Grabe yan. Kaya, ang hirap doon ng kalap. Mas mabuti dito. Wala ditong putik. Tsaka, itanong mo doon kung anong itsura. Kaya nga, naghanap din kami matira ng asawa ko na hindi doon. Kaya kumbata nga ni pag nag-uulan, nagbaba, may bumabagyo, nakakaawa. Mas mabuti pa dito, hindi bumaba.
Kaya mas maganda dito. Hindi dito binabaha. Tsaka, di ba may ilog doon? Ayaw po. Matay ito. May ilog doon eh. Oh, halilikot pa sa naman. Baba, lalo pag kunting ulan, ang baha doon, ganyan sa, di ba doon sa riprap? Kakaway mo, mamamatay yan doon. Dito nga, gumagala. Kaya ayaw ko sila doon. Mamamatay sila doon pag wala magbantay. Kaya nga po. No. Kaya mas mabuti pa dito, wala baha. Ano? Ang linis mo ngayon ah. Isipogi sa mo pala. Yo. Ito. May chocolate ako hindi. Isipogi sa mo. Ino. May soho lang. Ugo na kahit eh. May jizz ako hindi. May jizz. Isipogi ako sa mo. Ino. Isipogi ako. Troy. Isipogi ako. Kaya? Kaya na kami. Isipogi ako rin. Bago ka. Bago ba? Bago. Isipogi ako pala. Sige daw. Sige na nga na. Isipogi ako sa mo. Okay lang kahit pangalawang pugi, okay na. Oh, higit daw. Ano gusto mo sabihin? Salamat po. Salamat po sa grocery. Sabi na po, salamat po. Salamat po sa grocery. Nen. Katabi ka ni Mama, ano yung pagtulog? Ha? Nel? Ayun. Ah, malinis na guys yung mga bata oh, kasi ayan, andyan na yung mama nila. Ito na, si Pare-Pare. Oh. Ito guys, niluluto na ni Nana Yuli yung mga bata ng ulam. Ayan, baka mano to? Tunaw. So ayan guys, niluluto natin sila Pare-Pare ng ulam. Ayan. So, ito yung request ng ating mga viewers. Sinigang. Sirap da. Gato mo ka na pare? May ano pag ay din ako? Katdog ko. Pare? Hindi ka magkakana. Ikaw na yung grupo ng hotdog. Gato tayo ng sinigang na baboy. Gusto pa rin yung sinigang pare? Kaya lang sabi ko sa kanila, huh? Hindi ang pagkain, pag sobra na, kontrol. Natatanda niyo pa po ba kung kailan po pinanganak yung mga anak niyo? Ano, yun nga po ang tinatanong ko sa asawa kasi ako malimutin siya. Nakakaalam kasi kada anak ko niya nililista sa pagpalista ko sa papel. Kasi pag mayroon dito pumunta na naglilista kung ilang taon ako malimutin, hindi ko natatandaan na niyan. Nawala kaya tinanong ko, si ko Ruben, nakalimutan ko na kung ang dalawa lang kako ang alam ko kung mga birthday ang ano. Itong mga uli, hindi ko na alam. Kaya sinasabi ko sa imo eh. Aram niya gabos, naman mo itanong kaya sa asawa ko. Sino po yung natatandaan niyo sa ano? Natatandaan ko niyo? si Rule. Yung anak ko yung 2001. Si Rule 2002. Ano po yung pitcha? Ano po yung buwan? Ang birthday niya ni Rule, ano yan? Agosto 30. Lagpas si, na po ano eh. Hmm? Si Roy? Si Roy. Ngayon, mabirthday yan na November 23.
Tapos yung apat po, wala na talaga. Wala, hindi ko matandaan. Kasi yan si Django, naalala ko yan. Si Django, ano yan? Agusto yan, 9, ang birthday niyan. Si Django? Agusto yan, 9. Si Django. August 9. 9, kan Agusto, o 9. August 9, so hindi niyo po matandaan kung hindi ano. Hindi ko alam matandaan. Nakalimutan ko na kaya. Yan, si Kuya Kabin pala yung may alam. Kasi yung lahat, kahit karong nanganganak, hindi ko matandaan kung anong pitsa. Yung siya lahat nakakaalam kung anong pitsa ko. Ako nanganganak. Tanong po natin sa kanya. Eh. So, baka sakaling alam niya. Meron ba po? Alam niya lahat. Mamuli. Anong pitsa? Mamuli. Ding! Ha? Hello? Para nga rin, Ding! Bakit? Ano ka? Kukus mo, Mama. Singa, kukus mo, Mama. Yakap. Sabay dila. Salamat. Hindi niya ganito pa rin. Ganito pa rin. Ang papogi niya guys, hawak sa leeg. Dito. Imbis na gumanon siya. Oh, sabi niya, dito. Dito. Sabi, salamat po. Hindi na lang niya. Salamat niya na magpapasko na. Ayaw mo, Merry Christmas. Hindi daw. Anong regalo mo sa Pasko? Ay, anong gusto mong regalo mo sa Pasko? Ha? Ikaw, Junel, anong gusto mong regalo? Nagkwento ang kayo na ikagabi? Ito mga bata? Sabi, natulog na kami, alaon lang matang alaon na kakasito. Hindi lang din si Jimbo yan yung natulog. Kadang wala yan tulog. Inaabangan po kayo? Ay, pinapantayan? Pinapantayan ako. Sabi ko, tulog na na. Nakaupo lang sabi ko nung bata. Wala tulog si ano, si Jimbo. Wala man talagang tulog kasi itinig. Katay, katay. Wala siya tulog. Sabi, bye-bye. 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 Sabi ka na mga bye-bye. Bye-bye. Si Pindyo. Kailan kaya tuling natin ba? Bye-bye. Kasabi na yan ng bye-bye. Bye-bye. Pinapansin naman po kayo ng mga anak niyo. Bye-bye. Masulat tayo mamaya. Nandito lang sa loob ng bahay. Kinakausap po kayo. Tawang-tawa sa po. Tingin lang ng tingin. Tapos si, ano, si Junel, halik lang halik sa atin. Sige lang, kakal lang pa rin. Tapos, niloko paglabas namin doon. Sumasama ka na kay mama mo. Ayaw ko! Ayaw? Ayaw sumama! Nino? Niloko nung... Si Junel pa? Oo, si Junel sabi. Sumama ka na kay mama mo. Ayaw ko nga! Dahil na sana. Sa umpisa lang po yan, pero pag na pamahal na ulit sa inyong bata. Bye-bye. Sasama na sa inyo. So, ibang-iba guys yung nandata namin ngayong umaga ito. Kung napapansin niyo po, ang lilinis po ng mga bata. Ang lilinis ng mga bata. Saka, may cover na po yung ano nila. Oh, pinagigaan. Ayan, si Django rin guys. Oh, ang linis. Oh, si Katang malinis din. Ay, hinda. Hey! Pwede makita ka mama? Mama? Masa kita? Masa yun? Pwede makita ka mama? So guys, ito si Roy. So kumustahin natin kung ano yung pakiramdam niya sa matagal na panahon. So kumusta yung first night niya ng mama niya? Sa matagal na panahon na hindi ko yung nakikita. Okay ma'am po. Okay ma'am. Ano yung mga sinabi ng mama mo kayo, yung mga paling niya sa'yo? Ma, order po kasi ng linig sa araw. Order ko po daw karibig sa mga pagkakas. Order ko po daw sa pinagawaan. So, yan. Yung mga advice ng mama mo, dapat sundin mo ano. Yun na nga yung dati kong sinabi sa'yo, kahit ano pa yung nagawa ng mga magulang natin, mga magulang mo, hindi natin mayalis na sumamayan loob natin. Siguro matagal natin silang mapatawad. Matagal niya silang mapatawad.
Pero huwag mong kalilimutan, na hindi ka magiging tao kung wala sila. Utagpakan natin yung ano, yung buhay natin sa kanila. Kung wala sila, wala din tayo dito. May message ka ba sa mama mo? Ano gusto mong sabihin sa mama mo? Sagot ka lang, you know. Ano yung maipapangalan mo sa mama mo? Wala. Kahapon, Roy, pagkakita mo sa mama mo, ano yung unang na-feel mo? Anong unang nasa mo? Hindi ka pumain, ano, hindi ka pumain. Ha? Hindi ka pumain, hindi nang, ano, po. Magma po ko, oh, ano. Ate, maintindihan, hindi maintindihan kung ano yung naka-endow mo. Pero ano yung nanging ibabaw sa'yo? Yung tama ba ng loob o yung pagmamahal sa mama mo? Yung pagkamiss mo sa mama mo? Pero ano, namiss mo naman yung mama mo? Eh, hey, iyon po. Iyon mo. Ano yung mga ginawa niyo kagabi? Habang kasama niyo yung mama niyo. Paano kayo inasikaso ng mama niyo kagabi? Nilinigan po niya sa mga sarong, nilalibay niya ng kulitaan mga wala. Mga wala tapos kutsyon. Tapos nilutuan ka mo? Kaninang umaga may mga ginawa ng mama niyo. Hindi niyo po, nagsarigid po. Nagsarigid po. Hindi yung sarong. Hindi niyo? Tapos siga na pong labahan, garay, mahalaba din. Maglalaba? Ano pa yung mga ginawa? Kinarigas po ang mga taugan. Kung ikaw yung papipiliin, ano yung maging gusto mo? Yan lang yung mama mo o alis ulit? Hindi ko lang parang sa iya. Hindi, ikaw nga. Kung halimbawa lang ko, ano? Kung ikaw yung susunod, kung ikaw yung masusunod, ano yung gusto mo? Andito yung mama mo o alis ulit siya? Para sa iyo. Yan po, hindi. Sana. Hindi yan po, sana. Andito lang siya. So, paano yan? Parang hindi na yata mga mga. Kasi alam naman natin may pamilya na yung iba yung mama mo. Okay lang sana po. Gusto ko itong maadik-dirik-dirik lang po siya. Maadik-dirik po siya. Taga-bisitahin lang kayo. Hey. So, ganun din yung gusto mo. Hey po. Di ba, iniwan ko yun ng mama niyo. So, may sama ka ba ng loob sa mama? Dati po, grabe na yung mayo na. Wala na? Dati meron. So, ngayon wala na. Mayo na po. Napatawad mo na yung mama? Hey. So, tingin mo ano yung pwedeng gawin ng mama mo sa'yo? So, para lubusan mo siyang mapatawad. Gusto ko po itong magkasama-sama kayo ulit. So, ayun guys, yung mga ano ni Troy, yung mga sagot niya sa ating tanong. Kahit ganun nga po yung nangyari, pero mas lubos na yung panuraw na magkasama-sama sila ulit. So, para sa kanyang mga kapatid. Ay, yung papa mo, nakausap mo na? Ayun. Alam niya na nandito yung mama mo. Ayun. Anong sabi? Magmama niya si Papa, yan. Mama. Sinusuba niya ni Papa Ma, dyan dulot na siya. Kasi diba, may pamilya na din yung mama mo. Yung Papa Ma, yasama na din daw? Hindi ko lang po alam. Baka sabi-sabi man lang. Tatanong natin sa mama niya, sa mama mo kung ano yung magiging decision nila. Hindi natin alam kung ano yung decision ng mama niyo. Pero kung ikaw talaga yung papipiliin, mas gusto mo siya dito. Magkasama-sama kayo. Ay, talagang ang bilis magpatawad ni Roy. Galing na nga po sa kanya. Napatawad niya na yung mama niya. So, kaya nga ito po. Mas gusto niyang andito yung mama niya kaysa sa magkaiwa-hiwalay pa sila. Kaso nga lang, may pamilya na nga pong iba yung mama nila. Gisingin pa rin ng mama nila yung masusunod. Ate Yole, simula po kahapon, ano po yung ano ng mga anak ko? Nautosan niyo po ba? Nautosan ko po. Kasi nakikinig yan sa akin. Naglilinis, nag-ano, tahimik sila dito sila. Nilabantayan lang nila ako tuwang-tuwa. Nakabantay lang sa akin. Hindi lang yung isa tatanong, sino yan? Doon sasabihin mo ng, ano, mama mo yan. Naipaliwanag yun naman po sa kanila, lalo na po sa mga panganan yung anak. Naipaliwanag yun na po ba yung nangyari? Pinaliwanag ko po, sabi ng mga anak ko, kung tanggap ko daw sila, tanggap niya rin daw niya ako. Sabi ko, tinanong ko gabi, usap-usapan ko. Sabi ko na kung tatanggap mo ako, matanggap kita, tanggap mo rin na kami na ganito kami. Oo ba, tanggap kita dahil mga anak kita. Kahit anong mangyari, kahit mga ganito ang kapatid mo, tanggap ko yan, kasi anak ko yan. So, yan lang po yung kailangan natin gawin, ipaliwanag natin sa kanila kung ano yung nangyari para malinawan din sila. Ano naman po nila?
ano lang talaga. Sabi ko, pag meron sa iyo mag ano na mag ano kayo mag-aral, mag-aral kayo dalawa. Kasi kayo na lang yung matinik-tinok ng dalawa kasi yung tatlo. Wala talaga to eh. Mga ano talaga. Hindi ito ma sa tingin ko, hindi talaga siya. Mali yung isa o. Oh. Pero yung... Bukas mama, kogos. Bukas na? Bukas doon siya, bukas doon siya sa akin na halik. Ah, bukas? Oo, so, sinabihin niya ako. Ah. Iyak na ba siya o. Ano po na yung maipapangako mo sa mga anak mo para makabawi po kayo sa kanila? Mga pangako po lang sa kanila. Gusto ko nga eh, dito muna ako, hindi lang yun. Siyempre, asawa rin ako, may anak ako doon. Payag naman yung asawa ko na dito muna ako, alam ko na yung mga anak ko kasi nakakaawa raw. Inaano ko naman, may trabaho siya. Yung mayroon din yung asawa ko, yung panugangan ko, wala na, patay na, maya. Tanda na rin yung panugangan ko. Yung doon daw muna yung anak ko sa kanya, doon. Pero ang gusto ko sana, dito muna sa akin para hindi ako doon mag-iisip. Kasi wala naman yung asawa ko doon. Magtatrabaho. Ay, Sabado ang pag-umuwi. Gusto ko dito kasi baka mamaya, mapabaya. Na hindi, siguro magulang ka. Ba, hindi ka rin mapakali na doon yung isa mong anak. Pero tuwang-tuwa ako guys, kahit ako gumawa na ganyan, na pagkakasala, parang nabuhay din yung anak ko uli na isa na namatay. Kasi doon ako parang nag-rebelde. Nawala yun. Kasi masarap pala talaga kahit marami kang anak, naghihirap ka. Masarap sa karamdaman maraming anak. Kahit mga ganito sila. Hindi ako, kahit pagod ka, tawagin ganito. Kahit mga ganyan sila, nakakatuwa. Kasi, kami talaga na yun, nung ano namin ito, ma-encounter natin mga anak mo, talagang grabe yung daming viewers po ang naiyak na luha dahil sa kalagayan po nila. Sa murang edad, gano'n na po yung dinadanas nila. So, na dapat hindi naman danasin pa. Kaso nga lang talaga, may mga pagkakataon nga po na hindi natin inaasahan. Kaya may mga nangyayari po na hindi natin alam. Pag naalala ko nga sila, parang hindi ako nakakatulog mag-namag niyan. Sabi ko sa relo, napakasama akong magulang. Hindi yan alam ng asawa. Kung hindi ako nagsabi, sinasabi ko lang yung sa Panginoon. Nagsikong dyan ako sa simbahan. Sama ako, hindi naman ako mag-uwi dito kasi natatakot ako. Kasi kung uwi ako, wala naman ako nilang pera, wala akong pagkain na ibigay ko sa kanila. Tapos ganito kung ikasuklam ako. Kaya hindi ako nakaka-uwi. Sa tagal na yun ang panahon? Tagal talaga. Tagal kasi tinumuli nga. Yung panganay ko, yung pangalawa ko, hindi na ako kilala. Kahit mga batang to. Sabi ko sa sarili ko, kahit gusto ko sana kahit, kasi hindi naman natin alam ang buhay natin. Kahit ngayon kung kukunin tayo, sabi ko kahit, gusto ko sana, kahit ako kunin naman na Diyos, nasa taas, gusto ko sana makita sila. Kasi hindi ako nahimik. Iniwanan ko sila. Kasi ang lapit lang. Wala naman ako mapakitang mukha sa kanila, sa ginawa ko sa kanila. Kaya ngayon babawi ako sa inaalaga ako. Ngayon katulad na, nung maliliit pa sila. Ipakita natin na sa mga viewers, sa mga tao na andun nga, na ano tayo, na ayun, nakagawa ka ng kasalanan. So, lahat ng tao na may pagkakataong magbago. Ano eh? May pagkakataong bumawi. So, ito na yung pagkakataon mo para makabawi sa mga anak mo. Kaya ngayon, gawin na natin lahat. Kaya ngayon, maraming salamat, may tumulong sa amin. Tuwang-tuwa ako kasi mga tataba yung anak ko, masigla. Opo. Nung nakita ko, kasi
sabi ko sa sarili ko, siguro baka yung anak ko para madat ko to na lang, na nandiyan na lang sa kalsada, nagbamalis. Kaya pag ako naglalakad-lakad sa sentro ng Dox Simba, pag nakakita akong bata, tumatakbo ako. Kasi akala ko ayun na eh, yung mga anak ko. Na kung saan saan na sila. Ano? Hindi yung natutulog ako, parang pag ako yung naglalakad-lakad, para akala ko sila na yun eh. Sila lagi yung nakikita niyo. Kasi naalala ko si Jumbo. Yung anak ko na yun, si Padi, nagbantayan. Kaya yun parang nag-rebuild ako na, paano kaya na yung mga anak pag ganito na. Wala naman yung pag-uwi sa trabaho, wala kami pera. Tapos hindi pa yan mga iyan, restro, hindi pa bunyag. Yung lagi kong para ako masiraan na ulo ka, isip sa kanila. Wala naman kaming pera. Yung asawa ko, wala naman dito ang hanap buhay. Ang asawa ko, paano makatrabaho ang asawa ko, nagbabantay sa kanila dahil may mga diferensya nga. Paano ang pagluluto. Kaya ayun. Tapos ayun, pag-uwi ko dito, may namantayan akong anak na sinimba ko pa, nag-uwi ako New Year. Nung alas, nagsimba kami nung alas 12 gabi, mga alas 2 namatay, parang para akong nasiraan na ulo. Kasi ang taba-taba nun, sige pang sayaw nung hapon. Tapos nagkaganon siya. Ilan taon po siya namatay na? Siguro mga ayun namatay na yung mga anim. Anim na taon na? Anim na taon. Nagkasalaman tayo na sa pamilya natin, so ang importante rin magsisi po tayo, maghingi tayo ng tawad sa Diyos, lalong-lalo na sa kanila at sa Diyos. Kaya, tapos bumawi tayo sa pagkukulang natin sa kanila. So, ayan, hindi man kayo na laging magkakasama kasi alam naman natin na may pamilya na po kayong iba. So gawin nyo po kung ano po yung dapat yung obligasyon nyo po para sa mga anak nyo. So, nene, maraming salamat po sa inyo, nene, sa pagbabagi po ng iyong kwento. So, ayan, maliliwanagan na po ang aming mga viewers kung ano talaga yung nangyari sa pag-iwan nyo sa mga anak nyo, kung bakit ganito yung naging buhay nila. Salamat na yan, eh. So, ayan.